Mahirap ang itanim, pero mura lang kung bilhin. Yan ang daing ngayon ng ilang magsasaka. Kaugnay sa kanilang mga tanim na palay, ang paluging bentahan nito dahil daw sa rice tariffication law. Mas pinipili raw kasi ng mga rice trader ang mga imported na bigas dahil naiaangkat ito ng mura. Nakatutok si Ian Cruz. Ika nga nila, magtanim ay di biro. Pero ang tanim na palay na ilang buwang pinagpaguran at ginastusan, palugi na ang bentahan. Gaya sa Bulacan, ang kada kilo ng palay, 15 hanggang 18 pesos na lang na naibebenta ng mga magsasaka. Hanggang 16 pesos kada kilo naman ang bilihan ng palay sa ilang lugar sa Pampanga. Ang iba, binibenta na lang sa apitit na lang kinikita eh. Mga 1.5, 1.3 ang isang kaban. Isa ngayon, malaki na ibinaga, magandang dumating ang... Ayon sa mga magsasaka, mas bumaba ang bentahan ng palay dahil sa rice tariffication law, ang batas na nagbibigay laya sa rice importation sa bansa. Ang mga rice trader daw, higit na pinipili ngayon ang mga imported rice kaya palugi talaga ang bentahan. May pondong 7 bilyong piso ang National Food Authority o NFA para ipambili ng palay. Ang binibiling palay, ginagamit bilang buffer stock ng bigas. Sabi ng bagong kalihim ng Department of Agriculture, kapos talaga ang 7 bilyong pisong pondo na pambili ng palay ng NFA sa mga magsasaka. Dahan-dahan po na, I'm just there for 7 days. So yung 7 bilyon ako, sabihin ko, it's not enough, pero we will make it work more. There are ways to enhance its utilization. Ang Agriculture at Finance Departments, may ibibigay raw na ayuda sa mga magsasaka na malaki ang nalugi sa pagbebenta ng inaning palay. Halos kahalintulad daw ng Conditional Cash Transfer Program na ibinibigay sa mahihirap ng DSWD. There is a group now on this Conditional Cash Transfer working out kung magkano at ano yung guidelines pag-implement. So we are not ready to tell you the details of this. At least in principle, mayroon na itong direction po natin. Labas pa ang naturang pondo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na sang-ayon sa Rice Tariffication Law ay may nakalaang hindi bababa sa 10 bilyong pondo para sa mga magsasaka. Umiiral na ang Rice Tariffication Law simula Marso, pero nasaan na nga ba ang sinasabing 10 bilyong piso para sa kapakanan ng mga magsasaka? Well, ito nga yung inaalam ko kasi may timelines naman base sa batas, may sa implementing rules and regulations. So may hearing ang Senado. So the officials concerned na nandyan sa DA ay mag-explain. I will be there to lead them, but I will only tell you what would be done forward, and which is to properly accelerate and implement the RCEP. Ayon sa SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, hindi lamang di nagamit na 10 bilyong pondo ang nais silang makalkal sa Senate inquiry. Isa is yung pondo kung saan na bakit hindi naibigay sa magsasaka, isa yan. Second is yung importation, maraming smuggled rice na pumasok. Paano ang direction ng ating government? Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.